Alright, magandang hapon sa ating lahat. Ito, meron po akong dalang may pinadala ang GRS sa akin in order ko ito sa aking kaibigan, ang bagong kaibigan na si Dr. Roque Padiple. So, ayan, ito ang kanyang libro. Maraming salamat, Dr. Roque, sa pagpadala ng iyong libro. Titingnan natin kung anong laman. Si Dr. Roque kasi, siya yung isa sa mga expert, no? O brilliant pagdating sa paggawa ng action research, thesis, and dissertation. Naka-base siya sa Mimaropa, under sa Romulo. So, bumili ako ng kanyang book dahil naka-attend ako ng kanyang seminar about action research at napaka-detailed ang kanyang ginawang training pagdating sa research. So, mayroon siyang 14 days webinar about action research. So, kaya bumili ako ng kanyang libro. Gusto ko rin matuto ng action research at paggawa ka ng mga research. Bumili ako dalawa dahil sa para po ito sa aking coffee chair na isa. Kaya dalawa ang aking binili na libro from Dr. Roque Pabellion Padible, PhD. Siya po yan yung author. Ayan, so ito yung title ng book, Simplified Approach in Doing Research with SPSS Application, A Classroom Action Research Perspective. Alam nyo guys, dito ko natutunan yung detail about research and mga paggamit ng mga statistical tools and pag-analyze ng mga data sa research. So, sana no, this year makagawa na ako ng kahit isang munang action research, no, classroom action research dito sa school by using this very useful book ni Dr. Roque. So, napakaganda, no? Ang kanyang seminar about this book. Libre po yun. 12 days niya ginawa. Matutunan mo ang paggawa ng statement of the problem. Yan. So, paggawa ng specific questions dun sa research. Then, ano yung mga research design na dapat mong ilagay sa iyong research based dun sa iyong specific questions. At the same time, itinuro din niya sa webinar at nandito din sa libro na ito kung paano i-analyze at ano yung mga statistical tools na pwede mong gamitin sa iyong action research. Mula sa paggawa ng title, based from theory according to Dr. Roque, at hanggang doon sa paggawa ng bibliography at pag-analyze ng data using SPSS. Yan. So, excited na akong basahin yung libro na ito from Dr. Roque. So, galing pa ito sa Marupa. Ngayon, bubuksan natin kung ano yung mga content ng libro sa table of contents. Basahin natin. Ay, parang ayaw pa bubuksan. Inabatagal na itong libro na ito na inaabangan ko kaso lang hindi ako bumibili. Dahil hindi ko pa naintindihan kung ano yung content. Sabi ko nga sa mga online mga store, baka sabi ko ay, dahil first time ko naman siya na-meet, baka sabi ko sa baka scam, di ba? Kaya hindi ako bumili nung una. Actually, 2 years ago ko na siyang sinusubaybayan. Kaso lang hindi ako bumibili hanggat hindi siya nag-aka. So, nung nagkaroon pala siya ng free webinar, tsaka pala ako na-encourage na bumili dahil ang sabi ko maganda ito. At the same time, yung kanyang purpose ay hindi para magbenta ng libro, kundi mag-share ng kanyang idea. Siya pala ay principal for na sa Romulon. Mag-share ng kanyang talent, no, and knowledge about research, no, action research. So wala po yan dito sa amin na ganun kagaling. At then, hindi, I mean, marami naman magaling po dito sa amin. So I mean yung love niya sa pagtuturo na libre sa mga teachers ay yun yung nakapag-ano sa akin. Ayan, so ang galing, no? Ito yung content ng libro
meron siyang certificate of copyright registration. Tingnan natin kung ano yung nakalagay dito sa kanyang table of contents. Ayan. So sa libro na ito, mababasa natin yung reviewing the basics in research, making a review, sa types of reviews, requirements for making previous simple tips in reviewing, sources of topics, sa letter C, conceptualizing researchable problem, ayan, dito tuturo din niya, designing methods for a classroom action research, so kung anong klaseng research design ang iyong gagamitin, nandito din sa libro na ito. And then, mayroon ding random assignment with matching design, quasi-experimental design. Sa letter E, writing an action research proposal. Yan, mayroon na tayong guide based dun sa DepEd order na binigay sa atin ng DepEd. Implementing the proposed action research. Ayan. May mga guides din po. Analyzing the data gathered utilizing SPSS. Ito yung wala sa atin, no? Kasi sa mga statistician, minsan statistician lang yung may alam pagdating sa pag-analyze ng data. Pero once lang naka-attend po kayo sa webinar ni Dr. Roque, tuturo sa inyo kung paano. Hindi nyo na kailangan pa mag-hire pa ng statistician. Kayo na mismo yung mag-interpret, mag-analyze na mag-interpret using the SPSS. So, yan. Yan. Matutunan nyo po yan. Presenting the analysis results, summarizing findings, drawing conclusions. So, tinuturo din niya yung paano mag-summarize, paano mag-gawa ng conclusion, at paano gumawa ng recommendation sa research. Galing. Crafting the final manuscript and preparing for oral defense. Citing sources. Then, sa mga appendices, no, tinuro niya rin ano yung mga attachment na dapat mong ilagay. Bibliography. Yan, may mga samples na dito sa libro na ito. So, complete package na siya. Hindi ka maghihinayang sa pagbili sa libro na ito. Dahil tuturuan ka isa-isa. At may mga sample din ng mga action research na in-attach ito sa libro na ito. Ayan. So, yun lang muna ang aking ma-share about this book na napakahalaga para sa akin. No? Lalo-lalo na sa pagsisimula sa paggawa ng action research dito sa aming school.